Lucas sa inig. Gumawa naman kayo ng tama. Ano? Gumawa naman kayo ng tama yung ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Akala nyo kayo ng pinakamagaling sa mundo. Ha? Akala nyo nakaupo na kayo dyan. Kayo na ang magagaling. Magkasubukan tayo. Tandaan ninyo, Congress in Sinig. Tandaan nyo. Ha? May panahon para sa inyo. Ang taong bayan maniningin sa inyo. Wala na kayong ginawa para sa bayan. Ano ang ginawa ng speaker? Speaker Tambalus. Tambalus Lohas. Alam niyo mga kaibigan, kwento ko ito ha. Opinion ko po ito. Opinion ko sa isang speaker of the house. Opinion ko na isa kong kababayan. Kababayan ko po kasi ang parents ko ay taga-Leyte. Taro-Leyte. Pero ako'y taga-Mindanao. Pinagalak ako ng Mindanao. Si Speaker Romualdez. Tumatagal, pinag-aralan ko. Magaling siya magtuso ng tao. Magaling magtuso ng tao! Luso! Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Yung masa. I'm sorry sa mga makakaliwa. I'm sorry. Karapok ko kayo dati ha. Pagkakampi na tayo ngayon. Okay. Alam niyo, yung masa at saka yung magkakaliwa, pinagbabayaran na para wala nang magsasalita dito sa Liwasang Universo at saka sa Mityula. Napansin nyo ba yun? Napansin nyo ba? Mayroon ba mga leftist na nagrarally? Wala! May leftist pa na nagrarally? Wala! Mayroon naman yung nagbagong buhay na rito sa grupo natin. Because ang FDA, ang FDA po, nandito sa amin lahat ang Pilipino. Baka Marcos, baka Duterte, baka lahat, NPA, Eminilet, MILF, Subcanit of Sulu, lahat na, nasa aming FDA, nagsanit pwersa kami! Ang aming layunin lamang ng FDF sa kabutihan para sa ating bayan at sa magandang Pilipinas. Yun ang layunin namin. Tulungan natin makaahon ang Pilipinas. Hindi yung pangako ng mga pangakong trapo politician. Hindi ganun kami ang susupil sa lahat ng mga demonyong mga nasa gobyerno na magnanakaw. I'm sorry for the word, pero katotohanan po, real talk lang po tayo. Kaya ko lang rito, gusto kong labanan ang korupsyon at abuso. Yan ang naman labanan. Kapalitan nako! Sana makarating kayo sa Congress at sa Senado. Sana hinahamon ko sila na ipatawag ako sa Congress at Senado. Ha? Para makontrib of court ako. Contrib of court! Ayun ang pala ako kila! Contrib of court! Ha? Makontrib ka! Contrib! Ha? Malakot nila para makulong ka. Ay, di ba? Ilang buwan lang naman yun doon. Tama-tama, hindi na ako magluluto. Masarap ang pagkain, di ba? Kaya ba ako ilaban? Kaya ako ilaban? Kaya ako ilaban? Kaya, kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan!
katotohana, laban sa mga katiwalian. Magsalita na kayo, nandito ako, magsalita para sa inyo. Labanan natin ang korupsyon. Matindi na ang korupsyon. May narinig niya ako Miss Atty. Roque, 90 billion ninakaw sa PhilHealth. 90 billion! 90 billion! Magnanakaw! Nananawagan ako kay Atty. Roque. Ano, Atty. Roque may aldol. Dati alam ko, isa kang kontra gobyerno. Atty. Roque, tatapang ako. Basta kaya niyo ako yung paglaban. Huwag yun ang problema ng security ko. Ako nang bahala sa buhay ko. Ang kailangan ko lang legal support. Legal support! Legal support! Legal support! Okay. Kasama niya ko sa laban. Huwag niyo lang problemahin ang security. Kasi kami ang magpo-provide ng security sa buong Pilipino. Nandiyan ang Pilipino guerrilla forces na binuko para bantayan ang mga Pilipino. Legal, sa legal, nag-iiling ako ng tulong para lalo ako lumakas ang loob para magsalita sa mga patiwalian ng ating gobyerno. Sa totoo lang, sa matagal ng panahon, sa dami ng administrasyon na dumaan, the worst administration, the worst administration! Ano salita nun? Yours administration. Ito lang ang malala na administration sa tanang buhay ko na nilalang sa mundo. Pinakawalang kwentang gobyerno! Ito lang, masakang malala ang... Wala na sila pinapakinggan Tingnan mo yung karapatan ng kagat KOTC! Karapatan ng KOTC! Yeah.
At kung natingin ko lang medyo na tore, walang alam sa kuma, walang alam sa gera. Piruin mo? Ha? Piruin nyo ha? Mayroon siyang 3,000 pwersa, 3,000 ha? 3,000 ang tao niya. May 45, may Armalite, may sniper. Lapa sa gera, saan bang gera? Asa sino ginigera niya? Ha? Ha? Pero ito, papasok sa isang religious compound, naka-ulkumbat yan, armado, ako nga, tumalakad ako sa kabundukan. Dalawa lang kami, yung security ko may Armalite at 45 lang na dala ka. Huwag sa kabutukan nyo na. Kaya nakita ko sa kanya, wala siya kalam. Siya kera. Patulasan. Wala ngayon. Walang alam sa kera. Pinag-aralan ko kasi nangyayari sa KOGC. Isa, nagkukuyan kami ni Captain Dado sa kapapanood. Ha? Pinag-aralan namin yung mga pag-aabuso. Si General Torre, tatlo na ang palpak niyang ginawa. Una, sa Eastern Samar, Provincial Commander, palpak siya. Personal ng grata, ayaw siya makita kasi palpak. Tapos sa Quezon City, natanahan niyo sa Quezon City. Quezon City, umalpak rin sa Quezon City siya. Nag-resign. Tapos ngayon, napasonsol na naman sa QGC compound. Nagpagamit na naman siya, palpak na naman! Mga picture. Hindi alam ko yan kasi pag ako na natumba, sabi mo na lang ako. Ako kitsa ng mga lupa akin. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Okay. Alam nyo, doon sa nangyari sa KMTC, napakasakit sa kalubang ko na ganun ang trato ng aming mga kabaro sa kapwa naming kababayan. Hindi tama yun. Alam niyo mga kaibigan, humawak rin ako ng mga pulis at sundalo ng mga estudyante. Alam niyo ba ang tinuturo ko sa kanila? Sabi ko sa kanila, tayong mga naka-uniforme, ha? Tayong naka-uniforme, lagi tayong nakangiti, lalo na sa community tayo. Bakit lagi tayo nakangiti? Dahil para ang taong bayan ay hindi kabahan sa atin. Ano? Hindi kabahan sa atin. Dapat laging nakangiti tayo. Naway. Sabi ko, kasi kung hindi kayo nakangiti at nakasimangot kayo na nakatay,